Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TicTALK with Aster Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. He's known as a singer, actor, comedian, businessman, and deputy administrator ng OWA. Mga kaibigan, let's all welcome my dear friend, ARNELL IGNACIO. Teka po, malakpak na. Maraming salamat, Tita Aster. It's so nice to see you again. Likewise. And ang tagal na nang pinagsamahan natin. Yes, ko. Nakakatuwa lang, ARNELL, kasi like, well, sabi ko nga kanina, a dear friend. Ang maganda lang sa atin, matagal man tayong hindi nagkikita, nagkakakwentuhan, o nagkakatawagan. Walang nagbabago. Each time na nagkikita tayong parang, dalawa. Parang first time tayong nagkakilala yata nung binigay niyo ako sa pelikula ni Michael B. nung araw. Yes, noon sa Octo Arts. Oo, sa Octo Arts. Mm-hmm. Diba? From then on, naging ano na tayo eh. Oo, diba? Kadami ano, Tita Aster, tulungan mo ako sa ganito. Puro ako tulungan mo ako sa ganito. And then, Japan! Yes, oo. Oh. Alam niyo mga kaibigan, naging paborito ko. When I was still working for my Japanese employer, yung IPS in Japan, meron kasi kaming, every now and then, nagpapadala kami ng mga celebrities to Japan para magkaroon ng show doon. Pero that's for free, ah. Diba? Tapos ang, kasi ang paborito kong dalhin, si ARNELL IGNACIO, si Marisa Sanchez, at saka si Alan Kay. You know why? Because ano sila eh, tatlo ang kanilang ano eh, ang kanilang papel. They host, they sing, they entertain. 'Di ba? Rolled into one, 'di ba? 3-in-1. Oh, 3-in-1. Pagka nag-alboroto yung singer niya, Arnel, kumanta ka na. Wala daw mag-o. Arnel, ikaw mag-host. At saka diba? In fairness talaga, grabe, pag kayo talagang nag-host, ikaw si Alan saka si Marisa Sanchez, talagang buhay na buhay ang audience. Eh, ano 'yun eh? Parang hanggang ngayon naman, hanggang ngayon, with my new position, nisisingit mo pa rin. Hindi lang sinisingit. Kumbaga, ikaw na yung official. Like itong 88th anniversary ng Dole. Ang sasabihin lang sa'yo, ano, DA, Deputy Administrator, ano ha, ikaw ang mag-host. Apo. Walang talent yun. Hindi ka t-shirt. Tapos tinanong nila ako, yung ano yung nung natatawag, magkano bang binabayad sa'yo sa ganyan? Alam mo, ito yung pinagawa nyo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi na dire-diretso. Sabi ko, siguro mga kalahati. Kalahating milyon. Kalahating milyon. Ha? Wow, ako, ano sa... Sa inyo? Sa inyo, TY. Sa inyo, TY. Ako, kaya nyo yata ako. Kaya nyo yata ako nire-appoint dito eh. Pero... Parang ano eh, nakakalibring na sila. Pero masayang-masaya naman ako ginagawa yung for Dole and Owa. For the love also. It's for the love. Okay, simulan muna natin, ARNELL, kasi this is your life story. So, magsisimula tayo sa paano nagsimula si ARNELL IGNACIO. Actually, dalawa eh. Kasi noon nga, pinalayas ako sa bahay eh. Bakit ka pinalayas? Kasi ba, bakla nga daw ako. Eh, nung araw... Hindi naman obvious eh. Oo, nung araw, bawal inaamin yan. Yes, yes. Susumpa ka talaga. Walang mga karapatan-karapatan nun. Di ba? Kanino ka pupunta eh? How old were you then? Parang early 20s. Early 20s yan. So, kahit papanong ano ka na, of age? Yeah. And then, ano kasi, dun sa bahay, syempre, chinichismis-chismis ka. Eh, ako pa naman, hindi mo na ako marunong magsikreto. Di ba? So, tinanong ako ng mami ko, alas 7 ng umaga. Eh, galing ako nun ng ano ba yung disco nung araw? Rumors? Naalala mo yun? Yes, puyatan yan. Uwi ka, anong oras na? So, laman ka rin ng disco houses? Oo, araw. Tinanong ba naman ako? Alas 7 ng umaga. Halos di pa ako natutulog. Nakainom pa yata ako. Sabi rin ng mga kapitbahay namin, bakla daw ako. Sabi ko naman, oo, ano ba problema doon? Ganun ka-casual? Yun ang aking, aking unboxing. Well, umiyak si mami noon. Sabi niya, buti pa na, Pinoy ka na! Hindi ka naman magiging kagaya ni Ryan Kayabyab! Sabi ko, bakit kaya niya naisip si Ryan Kayabyab? Alayo! Ewan ko nga, kasi ka, ano ako noon eh. Nasa College of Music ako noon. Anyway, so, humirap ang buhay ko noon. Humirap, kasi nga, hindi tanggap yan before eh. Diba? Hindi yes. talaga tanggap Tabu yan. Tabu yun eh, diba? Tabu yan. Hindi ka pwedeng bakla. Tapos ang usapan. So, sanay na ako na meron akong pera. Eh, ang alam ko lang, kailangan magtrabaho ka. So, lahat ng trabaho pwede, sinasabi ko, alam ko, kahit hindi.
Kagaya nung nagtuturo ako ng choral music, kaya ako napunta sa college of music eh. Mm-hmm. Sinabi ko lang nung kaya kong ituro yung ano, Pasko na Sinta ko. Sige. Pagka hindi ko nyari, hindi ko nakakaya, nagagalit-galitan ako. Mm-hmm. Alto! Wala ka sa tonaw! Sabihin naman ng mga matatanda, galing-galing yan! So, nag-college of music ako. Mm-hmm. And ngayon, nagtuturo ako nun sa UE. Yun din, nagawa lang na ng paraan ha. Na mahabang kwento eh, mauubos yung oras natin. Music yung tinuturo na, doon ako sa department ng ano eh, ng choral music, okay, ng UE, okay, sa Recto. Mm-hmm. Yung nasa kabila sa drama, si Ronnie Bertubi, na director na ngayon, mm-hmm, ng mga commercials, yes, magaling. So sabi niya, Arnel, alam mo, mayroon lugar doon sa music box, daming artista, producer, mga ganyan. Ako naman, sige, punta tayo, baka sumikat ako. Sabi ko, malakas na, makapalamukha ako, sikat ako, sikat tayo, ganyan. Punta ako doon. Aba, ang dami kang artista. Si Nora Honor, nakita ko doon. Mga director, si Mario J, si Gina Pareño, and dami, tsaka mga movie writers, nandiyan lahat. So, kailangan kang kumanta. Yan yung ano eh, mga pioneering places yan of sing-along. Yes. Eh, hindi naman ako talaga kumakanta dahil ang boses ko, bel canto, ang classical ang training ko eh. Mm-hmm. So, nininervous talaga ako. Ang ginawa ko, uminom ako. Eh, hindi naman ako umiinom. Mukha lang talaga akong lasinggat ano, pero hindi para ako umiinom. Para lumakas ang loob mo. Oo, uminom ako. Nalasing ako sa isang bote ng beer kasi in-straight ko, nahilo ko. Ngayon, kumanta ako ng sunglasses at night, naghihiga ako ngayon doon. Akala nila part of the act. Sabi nung may-ari, ang galing ano. Ano yan akong trabaho? So, host ako doon. Doon ko naman na-meet si Ai-Ai. So, ang sabi ko noon, dapat dito, ako kasi lagi ako mayroong vision eh. Ano ang mangyayari sa akin dito? Dahil ang sahod ko noon, kita, 150 lang yun. A night, libre ulam. Mm-hmm. Oh, tapos wala pa akong bahay. Mm-hmm. Kaya yung ulam na yun, tumatagal na yung, ano yung tatlong araw kung ano-ano gagawin ko noon. Yung crispy pata, iba-iba luto noon. Oh, diba? So, si Ai-Ai, na-meet ko rin doon. Si Ai-Ai, doon din na-discover yan eh, sa music box. Mm-hmm. So, sabi ko, hindi ako pwede host lang dito. Siyempre, anong gagawin ko? Nakita ko si Tito Pepe. And at that time, si Tito Pepe lang naman ang main show na alam kong pwede akong pumasok. Kwarta o kahon, yung main show, yes. At saka noon, hindi ako yung lalapit na yung magsisip-sip. Hindi ko siya nilalapitan. Sabi ko, dapat makita nito, magaling ako. Basta kailangan magaling ako. So, magaling ako. Alam ko naman magaling ako eh. Kukunin ako nito. Naku, finally, dumating yung araw. Kinausap ako. Oh, tita, ito na ako. Tic-television na ako. Kala ko, host na ako. Ginawa akong taga-ikot ng ruleta. Walang dialogue. Pero nakikita ka sa TV. Oo, Lacto Bacillus, si Rota Strain. Yun ang sasabihin ko. Niikot ko lang yung ruleta. Ako tinatanong ko lang, Tito Pepe, hindi pa. Hindi ka pa pwede. Hindi ka pwede. Until, syempre, you have to prove your work. Nag-host na ako. Ang sasabihin ko talaga, magaling ako. Straight sa mukha mo. Sabi ko, I remember very well. Kaya mo. Oo. Ang dating ko. At saka nga, kasi magaganda ang gamit ko. Magaganda na ito, maniniwala ka. Alam mo ba, ang sapatos ko na noong floor sign, tsaka Bali. Wow. Oh, hindi naman mababawi. Mahal na yun. Hindi naman mababawi na nila daddy yun. Siyempre, pinilayas na ako, pero siyempre, sapatos ko sa akin. So, parang na-challenge ka, talagang as in literal na pinaalis ka? Yeah. So, pati yung dad mo, talagang na-disappoint sa'yo? Yeah, and I will, naiintindihan ko naman eh. I'm not exactly a model child. No? And, hindi, panganay ka pati, lalaki pati. Panganay ka, and then, lagi kang parang nagwawala, lasing ka. Parang walang future. Uh-huh. And then, ang na-realize ko lang dyan, ito madalas na nilalapitan ako ng mga galit sa magulang nila, hindi sila matanggap. So, makikipag-usap ko sa lahat ng mga barkada mo and demonize your parents. Na-realize ko, mali eh. Kasi yung tatay mo, kanino niya sasabihin yung problema niya? Alam ko naman sabihin niya sa mga kumpare niya yun. Pare, yung gagawin ko, anak ko bakla. Yung parang, wala siyang pupuntahan. Ikaw, andahin mo kabarkada eh. Lahat ng simpatya nasa'yo. So, realization sa akin yun. That if it was difficult for me, it must have been doubly difficult for my parents. Kasi nga, hindi naman ako exact itong, parang ang bait-bait ng anak mo. No? Gago talaga ako nung bata ako. Kasi nga, Problem child ka ba? Hindi naman. Magulo lang ako. Kasi nga, pag barkadista ka kasi. Most of the time, nasa labas ka. Oo, may gusto ko. And then, hindi ako talaga mahilig manghingi. Laging gagawan ko ng paraan yan. Lagi akong ganun. So, mahirap siyempre intindihin yung anak na ganun. Plus,
my dad was a banker. So, yung mundo niya, very corporate, very structured. Mm-hmm. Eh, ako saan ako pumapasok? Tapos your mom? My mom, teacher. Mm-hmm. Teacher yan sa public school eh. Okay. So, lahat sila maayos. Mm-hmm. Maayos. Ako lang yung napunta sa entertainment, nag-sing. Alam mo, anong klaseng trabaho yan? There's nobody heard of the job before. Ano yung, yes, ang trabaho ko ng gabi, nag-host, anong klaseng trabaho yun? It sounded like it had no future, di ba? Hindi naman natin alam na magiging malaking-malaking industriya yan. Can I ask you something muna? I-cut muna kita doon. Sumama ba ang loob mo sa parents mo? Adla akong natatandaan na, ano eh, na masama ang loob ko eh. Ako ka nga kasi, hindi ako nag-aalat ng time na malungkot pa. Ang gagawin ko, nung na-under na ako kasi, ang gagawin ko, magagalit pa ako sa kanya. Well, I'm not exactly happy na ganun yung ginawa sa akin. Pero wala akong hatred. Wala. Kailan kayo nag-reconcile ng parents? Kung matagal. Basta years? Taon yun. Oo, hindi talaga ako hinanap. Talaga? Basta sana ako napadpad. Olongga po. Tinda pa akong barbecue ron eh. Bakit ka napunta ng Olongga po? Eh, jowa na naman eh. Hiwalay na kami nung living ko sa sa Malabon. Mm-hmm. Ganun, punta naman ako yung jowa. Layo ng bahay, mas malayo, Olongga po. Uh-oh. Paypay tuloy ako ng barbecue doon. Pati yun? Alam mo nga, may pagkabaliw ka ako eh. Hatakata ko yung mga gamit ko, mga kaldero, ganyan. So, hiwalay na kayo nung dati mong partner? Oo, naghiwalay kami, pero nagkabalikan uli nga kami. Kasi matibay nga yung relasyon namin. Okay. Kilala mo yun. Ako, kilala. Mamaya mo na sa akin sabihin after. Pero namatay na. Namatay na siya. So, nagtrabaho uli ako doon. So, sing-along uli. So, meron ka rin yung panggastos. Meron dumating doon na negosyante. Oh, mayaman talaga na Chinese. Taga Olongga po. Pinabalik ako ng Olongga po. Binayaran ako 1.5 sang gabi. Oo, laki na ng 1.5 nung araw na yun. Oo. Oo. So, siyempre, Olongga po uli ako. Friday, Saturday, Sunday. So, nag-perform ka doon? Nag-perform ako. Balikan ng balikan yan. Club sa Olongga po. Oo, yung Music and Friends. Mm-hmm. And ganito akong kasipag ha. Kasi tita, masipag talaga ako. Wala, hindi ako marunong nung I deserve this, break. Wala akong ganun. Pumutok ang bulkan. Pinatubo. Pumasok ako. 2009, no? No, 1999? 1990, something. Yeah, I think 1990, so. Pumutok ang bulkan. Pumasok ako. Sabi niya, Arnel, ano ginagawa mo rin? Hindi mo sinabi, walang pasok eh. I mean, that defines my professionalism. Yung pananaw ko sa pagtatrabaho. Mahal mo yung trabaho mo. Oo, kasi ang trabaho ko, kakampi ko eh. And sino ang kakampihan ko eh? Nag-iisa ako. Diba? Wala naman din yung mga kapatid ko. And nobody was looking for me. Diba? And then nagtataka nga lang sila, bakit si Arnel mukhang baliw pero mukhang edukado? Because I speak well. And then nagtataka, napagkamalan pa akong pokpok sa ano, sa malate noon. Oh, bakit? Eh, kasi nga ako manamit ako, naka-short sa ganyan. Ano, akala nila talaga pokpok ako. Mm-hmm. Ang dami nang liligaw sa akin. Na German, British. Tapos, kung sinagot ko nga yun, doon na ako nakatira. Okay. Nung napasok ka ba sa television, nag-perform ka pa rin sa library at saka sa music box? Iyon nang alam ko, nagtambara, may mga nagtampo sa akin. Because, again, babalikan ko yun, meron nga akong ito ang aking direksyon. That time, marunong ako mag-career plan. Nagka-career plan ako mag-isa. Sabi ko, nakikita ako sa television. Ito nakikita rin ako kung saan-saan. Yung parang yung value mo. Hindi ako makakasingil ng mahal kung kukunin ako sa corporate show. Mm-mm. So, nagpaalam ako. Ang siyempre, ang interpretasyon na naman, lumaki ang ulo mo. Lumaki ang ulo. Mm-hmm. But then, as I've told you, wala nga akong kiper sa ganun. Because this is my career plan. Eh kung saan mo ako makikita, eh paano ako makakasingil ng malaki? Kaya di ba nung araw, ang chismis, ang laki-laki ng talent ko? Kasi nga, nangihita ka sa television. Oo. May show ka may na. May premium, di ba? Diba? Premium ka. Correct. Eh kung nakikita rin ako kung saan-saan, no, magpe-perform, eh nung araw, di ba, may ganyan-ganyan pa. Hindi ka gaya ngayon. Kailangan nakikita ka lagi. Medyo nag-ease out ako dun sa yung masyado kang available. And nag-Cosmo Bar ako. Kasi doon, nakita ko, sino ba yung mga kumakanta rito? Aba, yung kumakanta, Chad Borja, mga ano Rani yun? Raymundo. Oo, aba, diba? Dapat doon ang level ko. Yes. Doon ang level ko. Yes. Kumbaga, I was planning my career because I found it necessary na para magtagal ka rito, kailangan may plano ka. Isang parang teleserye yun eh. Ano to, kaputo ka ni Chris Aquino. Tapos, ang kapartner niya, si Anjo Iliana. Ang binigay sa aking role, pulube na bubundulin. Alam mo, sabi ko noon,
ang talent, hindi ko makakalimutan, 2-5. 2-5, bubundulin ako. Sabi ko, okay sa akin yan, basta ang pangalan ko, Chris Aquino, Anjo Iliana, Arnel Ignacio. Pinilit ko talaga yun, sabi niya, parang siraulo. Basta ka ako yun, ha? Kahit yung 2-5, hindi ko naiintindihin yan. Uh-huh. Oh, binigay sa akin yun. So, siyempre, sino yung Arnel Ignacio? Pero what? Siguro, natatawa rin sila. Siguro si Raulo tong Arnel Ignacio na to. Ang ano pa nun, ang FD nun, si Mary Rose. Mary Rose, para babae. Naku, plinay time pa ako nun. Alam mo, yung pagbundol sa akin, gugulong ako sa putik, dugo-duguan. Alam mo, ilang beses akong pinagulong, hindi pala nagro-roll ang camera. Hindi nagro-roll. At tapos, alas 8 ng gabi, tapos na. Hindi naman ako, okay. Pwede na ho ba ako umuwi? Puro putik ako eh. Eh, di ba uso yun nung araw na may tawag doon? Yung may shower ka, yes. May tent, wala, bahala ka sa buhay mo. Saka, eh siyempre, sino ba naman ako para asikasuhin nila? Eh, tapos puro putik ako, tsaka yung dubo-dugo yung tsura ko. Alam mo, pinauwi ako, alas 2 ng umaga. Yung pala, alas 8 pa lang, tapos na ako. So, parang, umuwi ako sa bahay, natakot yung maid namin kasi ka, ano? Ay, tsura mo. Oh, ano na to? Meron na akong asawa nito. Pero nakatira lang kami sa isang maliit na apartment. So 2000, ano na to? Early 2000? Oh, basta lahat yan sabay-sabay nangyayari. Basta if there was an opportunity, it was very rare that I would say no. Hahanapan ko talaga ng paraan kung paano ko mapipigayan na mag-work to my advantage. In 2004, you got married. Married to a woman. Hindi, baliktad. 2004 ako nahiwalay. Akala ko 2004 ka nagpakasal. Oo. 2004 ka nagpakasal. But 5 months later. Hindi, 5 days later. Five months? No, not 5 months. It was just a few days. Five days later, naghiwalay kayo. So, what happened? Pero magkasama na kami, 90s pa lang. Oo, matagal nga kayong nag-lead-in. Uy, kakilala mo rin yun eh. Malapit sa iyo yun eh. Galing siya sa advertising agency eh. Yes, yes. At ang ganda ni Franny. At saka alam ko, close siya sa'yo. That time kasi, and she was very close naman sa mga taga-media eh, di ba? Eh, pero kaya lang kasi, she's always engaging herself. Magandang PR niya kasi sa mga taga-media. Ay, naku, talagang ang mukha nun, mabait. Ang ganda. Ang ganda talaga ni Franny, in fairness, di ba? Teka muna, matagal na kayong nagsasama, nagkaanak kayo, of course, yung isa mong anak, si Sophia, na napakaganda. Buti na lang nagbana sa nanay. Pero paano mo siya napaibig? Kasi nung una ko nakita talaga yun, may gusto na ako dun eh. And, baliktad. Siya ang may gusto sa'yo. No, ako may gusto sa kanya. Wala naman gusto sa akin. Talaga? May asawa na yun nung nakita ko. And I really had no inkling that... Pero hiwalay na siya. Pinabilisan ko yung hiwalay. Nahalata ko lang kasi, alam mo ito lang ang maganda pagka yung sanay ka sa bakbakan ng buhay. You get to be very, very observant. Yes. Ang mga maliliit na detalye, napapansin mo yan at alam mo ang ibig sabihin. So, ito kasi, ano na ako nito eh. Medyo slightly, veterano na ako sa kalye, sa entertainment, and you know. Saka established, at that time eh. So, nakita ko siya, may gusto ako sa kanya. Una ko siya nakita, may gusto ako sa kanya. And yung parang, alam mo yun, yung masaya kapag nakikita mo for no reason at all. Uh-huh. And then, ano yun, naghahanap sila. Sumbay ka, hindi. Oo. Oh. Actually, hindi ko naman, kagaya niyan, hindi ko rin naman alam kung ano, sabi nga sa'yo, kung ano yung gusto ko, gagawin ko lang. Kasi after all, ang involved lang naman sarili ko eh. Hindi man ako nagyayaya hoy, pwede ba to? Approve ba kayo dito? Hindi ako ganun eh. So, agahanap sila ng host noon. Panahon ito ni Bert Marcelo. Yes. Sikat noon. Yes. Bert Marcelo was very expensive. Yes. Hindi, budget lang sila. May nagsabi sa kanila, mayroong ano doon, mayroong magaling doon sa chatterbox. Nagpe-perform ako doon. Pumunta siya. Parang basta that moment, gusto ko siya. Nung makita mo siya. Oo. Nasa audience. Oo. Kasi kakausapin nila ako eh. Siya yung mag-hire sa akin eh. Ano yan? Tide Ultramatic pa yan. Mm-hmm. Kasi katsin tanda ng relasyon namin yung Tide Ultramatic. Mm-hmm. And then, so, nagkasundo. Ang talent ko noon for several locations all over the Philippines. 100,000, laking-laki na ako. Parang 10,000 lang per show. Yan, Ikot yun, maglalaba kami. Kasama ko doon sila Rustom Padilla, Donna Cruz. Inayos siya ni Shirley Kwan. So, laba-laba kami. Siya, napansin ko, wala siya sing-sing, pero I know she's married. So, ang una kong nasabi sa kanya, sabi ko, siguro may problema ka sa asawa mo. She was shocked. Yeah. Sabi ko, why? Inglesera yun. Sabi ko, nandito tayo, out of town, wala kang sing-sing.
hindi kita nakikita nagtatawag sa inyo. Well, it started the, you know, conversation. And then, wala, sa lahat ng lugar noon na nandun siya, padala ako ng bulaklak. Lahat mayayang, padala ako ng padala. Na first time mo ginawa sa tanang buhay mo? Hindi, lagi, ginagawa ko talaga yun. Even lalaki, before? Babae. Even before her? Oo. Okay, okay. Marami naman ako nakarelasyon na eh. Okay. And ang sa akin yun na, it's an expression kung ano yung nararamdaman ko na ito yun, na nagagandahan ako sa'yo, nagagapuan ako sa'yo, therefore, gagawin ko ito. Ngayon, kung ano yung return, yun ang wala akong plano. Until, niyaya ko siya ng dinner, nagpadala talaga ako ng ano dyan, isang ka, mula umaga, buong maghapon yata, may dumarating na roses sa kanya. Wow. Dire-diretso. Wow. Until nakarating kami sa Malate, hinire ko lahat ng ano, ng mga street children. Ano sabi ko na sa kanya, ano ba nararamdaman na santo pag inaalayan ng bulaklak sa paa? Pumila yung mga bata. Labing isang dosen ng roses yun. Wow. Labing isa kasi naubos yung bulaklak dun sa damway. Oo. It was a beauty. Targang ginagawa mo yun? Oo. Oo, may nakarelasyon pa akong tomboy sa Olongapo eh. Nag-attack ako ng lobo na may I love you. Ano lang kasi, ano eh. Na-in love ka rin doon? Oo, I just, hindi ko nakocontain ang nararamdaman ko. Lagi kong sinasabi in a very grand way. Kaya yung mga nakikita-kita nyo, mga ano sa Facebook, ano, tagal ko nang ginagawa yan. At kakaiba pa. Oo, dati ka nagsulat ako ng I love you, munti pa ako mabundol ng jeep kasi yung nakatira dito, eh, makikita niya, pagtanaw niya, yung kalye sa labas, doon sa may pako, sinulatan ko ng I love you doon, sinisigawan nga ako si Raulo. Kaya lang, that's me. Kaya lahat ng mga pinagagawa lang ngayon, been there, done that. But then, ano, it was really a very, very wonderful, beautiful, romantic start. Ano rin naman eh, ako rin na may diferensya nun. Pero siya ang pinakamatagal mo nakarelasyon. Oo, mahal ko siya eh. Actually, up to now, ano eh. Magandang relasyon nyo, di ba? Oo. Magkaibigan kayo na nagkahiwalay. Ako lang ang gago yata. Eh, kasi hindi ko rin masyadong naiintindihan. Mainitin ang ulo ko. And I felt na parang hindi ko siya kakampi. Parang ganun. Eh, nag-aantay. Kasi wala naman akong idea about marriage or yung being married na talaga magkasama na kayo. Eh, hindi naman talaga ako normal na tao. Ano ka abnormal? Oo, eh. May mga quirks ako ng ugali. Eh, obsessive compulsive pa ako. Okay. Siguro, nahihirapan din siya doon. And mag-adjust sa'yo. Alam mo naman yung obsessive compulsion ng isang tao. Pag hindi ganun ang pattern na nabuo, nagwawala. Diba? Plus, I was in show business at the height of my career. I had a very toxic schedule. Nag-nitpick na ako sa, kasi nga mabusisi ako, lalo na sa bahay, mabusisi ako eh. So, yun ang mga madalas namin pinag-problemahan. I felt na, ano, hindi ko siya kakampi. Parang ganun. Doon nagsisimula yung, parang hindi kayo nagsisink sa maraming parang bagay. Parang ganun, no? So, until, ayun nga, basta, I don't want to go into the details, pero, malaki ang kasalanan ko rin doon. Actually, talaga nag-iisip ako kung how to mend ways. Kasi nga, 2004 pa yun eh. Yes, yes. Ano yun? Ang nakakatuwa, alam mo, ito lang ang pinanghihinayaan ko doon eh. Nagpakasal kami sa West. Very unceremonious. Parang walang kaenta-enta. You know why? Kasi kausap ko si B-Boy Arboleda. Si na ABS. B-Boy. Yes, of course. Yeah, manager B-boy ni Coco. Yes. Ay ko, B-Boy, tulungan mo nga ako mag-prepare ng marriage. Kasi nga, hindi naman ako marunong ng ganyan. Sabi ko nga si nag-propose ka ba sa kanya? Hindi, kasi nga magkasama na kami. Ah, yeah, ito, sinikreto ko ito. Okay. So, kinakausap ko si B-Boy noon kung paano mag-a-arrange ng ano, magandang marriage. And unfortunately, nagkahiwalay nga kami. So, hindi nangyari. Marami talaga akong gustong mag-apologize for. Ang dahil ko rin hindi naiintindihan noong panahon na yun. Eh. Ngayon, pag binabalikan ko, naiisip ko na mahal din niya ako. Kasi noong araw nga, ang inisip ko, parang hindi ko ito kakampi. Pag binalikan mo nga kasi yung mga karanasan ko sa buhay, wala akong kakampi. Wala, I was alone. I was, yung buong buhay ko, ako lang ang nagtataguyod. Parang you love yourself more. Hindi, wala. I mean, kanino ko aasa? So, ang lagi akong naghahanap ako ng ito, kakampi ko. Kaya ako may blind loyalty. Pagka ito, naramdaman ko kakampi ko, kung ano gusto mo, yun ang gagawin ko. Tanungin mo si Ma'am Wilma. Meron kaming joke niyan eh. Sabi niya, ikaw,
wala ka talagang ka-loyalty na loyalty sa GMA. Sa akin lang. Kasi totoo yun. Kasi para akong chow-chow eh. Sa'yo ko nakatingin. Ito yun. Ikaw yun. Hindi ako... At kahit anong sabihin ko, susunod ka. Oo. Susunod ako. Uh-huh. Kaya ano, kaya yung boss ko sa Pagcor, Andrea Domingo, very, very strong woman. And I, hindi ko makalimutan na in spite of me having nobody to back me up na dun sa position sa Pagcor, I was alone. Nung nakita ko siya, I was carrying 20 copies of my resume. Sabi ko, ma'am, kayo ba si Andrea Domingo? Oo, bakit? Suplada yun. Mag-a-apply ho ako eh. O, padala ka ng, sa opisina. Meron po ako dito. Sabot mo na sa kanya. Ginanong ko sa bag niya. Ay ko, mama, ingatan mo yan ha. Kasi, alam nyo, bira yan. Pag nawala nyo, meron pa ako rito. So, para siyang... Natawa siya. Natawa siya. And then, sabi niya, alam mo, ikaw, mukha ka mo pagkakatiwalaan. Yun ang, apparently, magaling siya mag-assess ng tao. Ang dami nakapila dun sa position na yun. Nilaban niya ako dun. So, ito na naman ako, parang sa'yo, nakatingin lang ako sa'yo. Masasaktan talaga ako kapag slightest na naramdaman ko na, ay, hindi pala kita kakampi. Ano ko yung baong ko yun? Ganito pa lang ako kaliit na bata. Umaandar ang buhay ko nang masaya ako pagka naramdaman ko, ay, na may kakampi ito ka. Kakampi ko. Okay. Nang wala akong gagawin. Pagka na-forge ko na yung relasyon ko sa'yo, ano na ako dyan? Nakaganyan na ako sa'yo. Yun, doon nagsisimula, I felt, yung anger. Kasi, ang pakiramdam ko na parang hindi ko siya kakampi. Balikan ko lang ulit yung kay Franny, di ba? Siyempre, nagkaroon kayo ng isang anak, si Sophia, na nagmana rin sa'yo sa pagiging negosyante. Oh, she has her own business now. Pero during that time, kasi maliit pa si Sophia na maghiwalay kayo di ba? Pero bakit napunta sa'yo si Sophia at hindi kay Franny? Usually, it's with the mother. Usap yata sila, ewan ko. Siguro, naisip na lang ni Pai na ako nga walang kasama si Franny naman, she still has two daughters na kasama niya. Has she remarried after your breakup? Hindi yata, I don't know. So, at saka malapit naman sa akin to eh. Not to discredit the mother. Mm-hmm. Siguro yun lang kasi alam nila na wala naman akong kasama. Ano pang gagawin ko? Sumama sa akin to. Tsaka mabusisi talaga ako na Ako yung tipong pagka may problema ka, hindi ako nagbibigay ng solusyon ng text o ng FB Messenger na mayroong smiley o sad face, pupuntahan kita. So, kinag-uusap kayong dalawa? Oo, pupuntahan kita. Kunya, does she open up to you? Oo. Oh, well, talaga? In more ways than one. Basta sabi ko lang, pinakamagandang relasyon pagka lagi kayong bukas. Kasi diyan nagsisimula yung gulo Can I ask you something lang? Alam naman ng tao, alam ng lahat na you are an open gay. Pero, paano ang impact nito sa anak mo? Alam nyo, ito lang payo ko dun sa mga iba pang napakaraming mga analysis. Yung mga, di ba ngayon, dami ng letra? Yung complicated. Di ko na nga maintindihan. You are just complicating your life. LGBTQIA+. Yeah. Di ba? You're complicating your life. Yeah. Exactly. And you will find in the end that there's really nothing there. There's nothing there. No matter what title you give yourself or categorize yourself, there's nothing there. Alam mo ang kagaya nito, nagtatanong ka, bakit yung anak mo ba? Paano ba ang tatay sa isang anak? Kailangan mahal mo. Mahal mo siya na alam niya, ramdam niya, mahal mo. At ikaw ay gumagana bilang tatay. Now, the rest of your personality, kung may aberration man ang iyong pagkatao, sino ba ang wala? Diba? Exactly, yes. Oo. Lahat tayo. Everybody has some insanity in their brains. Yes. So, diba? The way I see it and size it up. Kilalang-kilala na ang Arnel Ignacio. Established ka na, di ba, as a celebrity, TV, veterano radio. Na nga tao sa ayun na nga Ngayon na. So, kailan kayo nag-reconcile with your parents? Nagulat ako. I received a call from my dad. Oh. Oo. So, ano na to? Tinan mo ha. Habis sa'yo nga ako, packaging lagi sa akin. Importante no? Kung mamarket ko yung sarili ko. Nung matagal na to, nung sing-along days ko pa, sabi ko, kailangan ng bahay ko maganda. Saan ako kukuha ng perang pang magandang bahay? Diba? So, sa George Bocobo, nakaswerte rin naman . Siguro mahal talaga ako ng Diyos Yung may-ari nung Manila Manor, naghahanap ng magmamanage ng kanyang studio bar. Ako noon, ang sabi ko, nakatiras hotel. Wala akong bahay. Alam mo kung noon dinil ko? Ay ko,
At saka ano ha, mag-task doon ako pag sinasabi ko yan, ito yung GM ng hotel. You can command. Oo, alam nyo, ano, marami salamat naman sa tiwala nyo. Magkano sahod? Hindi na ka ako yung sahod, allowance na lang. Kako basta dito ako titira, libre kuryente, libre tubig, telepono and all. Kasi kailangan ko yung image. Pero Evo, sino ba yung puta kinakarnel na yan? Pag tinawagan mo, may operator. Oh, yes. Kaya that was totally unheard of doon panahon na yun. So again, I was a mystery doon sa Malate crowd na puro mayayaman, di ba? Yes. Oo, may USPA calling card. At dinadayo yun. Bibigyan kitang calling card, may local? Saan ka nakatira? Ba't may local? Di ba? So nagugulo, sino ba itong lintik na ito? So, pa-mystery ka pa. Pa-mystery. Kasi nga, inaalagaan ko yung presyo ko eh. Mm-hmm. Inaalagaan ko lagi yung value. Yes. Eh, dun lang ako mag-iisip ng mag-i-invest ako sa itsura. So, dun ako nakatira. And then, ang deal ko sa kanya, magtatrabaho rin ako sa ibang sing-along, sa ibang araw. So, nagtrabaho ko sa music box. And kaya ngayon, naiipong ko yung pera. Hindi ako gumagasa sa bahay. Doon ako nakatira. Pinalayas lang ako doon kasi nga, bawal lang may jowa. Nahuli ko na may jowa. When did you discover yourself na you're gay? How old were you? Actually, I never thought that I was gay. Na, nung bata ako, natural lang. Natural akala lang ko, normal na lalaki yun. Hindi ko nga rin maintindihan eh. Basta, tinutokso ko bakla. Hindi ko maintindihan. Pero hindi ka napipikon. Nagtataka ako. So, ano ba yung meron ako? Bakit bakla ang tawag sa akin? Kasi, ano eh? Elementary ka nito. Elementary ako. Okay. Siguro, that was the way I spoke or something. Mm-hmm. And then, ano eh? Maaga talaga ako na sexually molested ako. Bata pa ako. But I... Hindi naman siya nakakagalit. Hindi naman ako nagalit. Sexually molested. Yeah, I was very young. Ano, ilang taong ka nun? 5 or 6 years old. Oh. Ano yan ha? Eh, nung, sa community namin, di ba, may taguan. Yes. Yung kalaro ko. Yes. Oo. Ako, naalala ko pangalan nun, si Rally. Tataguan kami, kasama kami lagi. Hihipuan niya ako lagi. Ako naman parang okay naman din. Sige, di ba, tago tayo. Hindi na ako lumalabas sa taguan. Lagi niya ako hinihipuan. Tutuwa naman ako. Tapos, yung isa namang kapitbahay din namin, si Arnold Arada, na magbabahay-bahayan daw kami. Kasi lagi niya akong halikan. And then, yung isang tito ko, ganun din, natutulog sa bahay. Lagi akong tatanungin nun, ikaw ba, Arnel, kapag ka magsiswimming ng lahat, nakahubad, mag-uubad ka rin. Sige ko, ayoko, bakit ako mag-uubad? Tapos mag-uubad siya. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. So, yung lahat ng mga sinabi nilang masakit na nangyari sa sexual harassment, parang hindi naman ako nagalit eh. Parang hindi ka apektado. Hindi, parang naaliw na ako. Baka akong pinagagawa nito sa akin. Uh-huh. Hindi ko, they were just, you know, parang... Akala mo normal lang. So, I thought it was normal. Uh-huh. I thought it was normal na ganun ang lalaki. Tapos, nagka-girlfriend pa ako ng batang-bata ako eh. Ilang taong ganun? Elementary ako noon eh. Eh, kaya hindi ko alam kung kailan ko sasabihin sa'yo na, finally, this is the stage where I can really claim I'm gay. Actually, sinabi ko na lang kasi, sinara ko na lang yan na I'm gay ng... Sa mother mo. Oo, oh, parang kasi nga tinanong nga ako ng biglaan eh. Pero, puyat na puyat ako. Bakit first time ka tinanong ng nanay mo? Kasi noong araw, tita, meron, uso yung ano eh, yung air rifle. Meron ako laging dala noon. Lagi nasa bag ko yun. Eh, tinutokso ako bakla. Binaril ko yung mga laruan ng mga bata. Nireklamo ko dun sa asosasyon. Sinabi nyo sa mami ko, yun ang sinita ako nung, puyat na puyat nga ako nung sasagot ko. Pupungas-pungas yung mata ko. Pero parents mo at saka mga kapatid mo, walang napansin sa'yo? I don't know. Wala. Never kasi, naman pinag-usapan yun. Kasi late, di ba? Kasi late na eh. Kumbaga, di ba? Kakaiba kasi talaga ako. Minsan yung buhok ko, basta nakulayan pa ako ng buhok ng nila Lito Preclaro, may paano, may saka si George Manapat. Hindi, celebrity ka naman kasi. No, noong panahon na yun, hindi pa. Talagang ko ba namit ako? Weird. Sa buong Pilipinas yata, ako yata una nag-platinum blonde, nagkasugat-sugat yung ulo ko, wala namang chemical noon. Pinilit na lang i-bleach yung ulo ko. And then, basta my ways were different. And sexually din, parang hindi ko rin nadidistingi yung ito, magkaiba o ano. Ako sa akin, kung ano yung trip mo, alam ko kasi pagkain ang e-eklat ka eh. Pero kung yan ang ano, genuinely, yan ang gusto mo, I will respect that. Buo. Wala ako nung sasabing baka... Kunyari, yung bading, sinabi niya, lalaki na siya nga ngayon. Wala akong issue dun. Wala akong issue dun na parang, if that's what you think. Pero you are. Pero negative mo rin yun eh, di ba? Oo. At saka opinion mo yun sa sarili mo. Hindi ako marunong ng
Kung meron man akong opinion na tungkol sa personalidad mo, may hindi ako interesado to discuss that with you. Unless, ibuksan mo and yes, you want my yes, advice. Yes, pero, yes. So, wala akong, ano, komportable sa akin yung mga tao na to talk about, you know, their darkest secrets because wala rin naman akong interest na pagkikwento-kwento yun. Sa show business, ang dami-dami kong alam na... Yun na nga, of course. Wala, especially in showbiz diba? Kasi, di ba? Wala ka naririnig at, na nagkikwento ko. Oh, di ba? Never. Actually, this is the first time. Honestly, this is the first time. Kwento ko sarili ko. Yes, yes. Pero yung magkikwento ko ng, imagine mo, ilan ang artistang malalaki ng pangalan ngayon, ng mga higante pangalan na nakasama ko pa nung araw. Natural, ang dami kong alam. Pero, never ako, kahit madulas, hindi. Si Regine Velasquez, kasama ko yun, Chona Velasquez pa lang yan. Yes, Octo Arts pa siya noon, di ba? Ano to, sa Sing Along, kasama pa niya si Mang Jerry, Bibis, doon kami kumakanta, sasalpak namin yan kapag ka... Ako ang naglagay sa kanya, kay Bernardo. Ah, Bernardo, talaga? Oh, 350 ang talent fee. Nagbubus pa sila noon, galing sa Bulacan. Nung nag-iwalay si Pops at saka si Martin, ako kasama ni Pops, nasa Italy kami. Oo. Oh, eh, pero ngayon, pwede nang pagkwento. Matagal na. Diba? Yun na nga eh. Pero ang nakakatuwa lang. Ako, you know what? I do appreciate your being honest about yourself. Hmm. Kasi, aminin natin, ang dami mong kasamahan sa industriya na up to this time, kumbaga, ayaw pa nila aminin? Ayaw pa rin nilang aminin. Hindi ba huwiin nila pag gano'ng bago? Diba? Sino ba sisita sa'yo? Kaya nga, ang maganda nga kasi, di ba? Pag open ka, hindi ka na kukulitin kasi they know. Diba? Alam mo kasi, yun ang pinakamabisang paraan para ikaw ay magkaroon ng kalayaan mo. Exactly. Diba? Exactly. Oh. Kaya ako, pagka usan-san mo ako nakikita nakatayo, kumakain, makita mo ako sa mamahalin, makita mo ako sa katsipan, kasi hindi ko nararamdaman na kailangan ko magpaliwanag kasi wala naman kayong hindi alam sa akin eh. Diba? And you don't have to explain. Oo eh. You don't owe anyone an explanation. Yun ang problema ng napakarami. Ito, ano to eh, very Filipino ito eh. Yung tawag nila dyan sa psychology, you're other-directed. Lagi kang nakadirect sa taong nakatingin sa'yo. At binibigyan mo na napakalaking puntos ang kanyang opinion. Sus Mariose, pwede ang lungkot ng buhay mo nun. Diyos ko, eh, ako ang prinsipyo ko, ang importante sa akin, yung iiyak pag namatay ako. Yun ang importante ang opinion sa akin. Pero kung ikaw, nakita mo na ako dyan, ang bibigyan ng opinion sa akin, ang pakikialaman mo ako, baka masampaling kita dyan. Hindi lahat ng tao pwedeng makialam sa buhay natin. And magulo yun. So, best, huwag ka nang gumawa ng bagay na hindi mo kayang sabihin openly unless it's a requirement. Diba? Like what I do in government. Hindi naman lahat dun pwedeng sabihin. Pero sa buhay ko, gagawin ko yung kaya kong sabihin ng ako lamang isa, kaya kong sabihin ng napakaraming tao. Diba mo kanina dyan, putak ako ng putak. Naririnig yun yung mga... Grabe ka. Oh, diba? Tapos, okay, nabanggit mo na rin lang yung government work mo. I mean, not for anything ha. Hindi ko naman inano yung government job na mas mababa or anything. Nababa talaga sa ako. Pinunto mo actually yun ang gusto kong ano, yun ang gusto kong tukuyin. Pero in your case, kumikita ka na ng malaki, di ba? As a singer, as a host, as a comedian, as an actor. Pero yung iba, they will not even, you know, bother na pumasok sa, hindi politika ito, kundi government service. Ito, government service, diba? Malayo-malayo yung politician ka, yes, tsaka yes, government yes. worker. Magkano lang ang sweldo mo? Ako po, Diyos ko, yung sahod ko rito, hindi pa, mas malaki pa yung bayad sa gig. Yung ano, yung kinuha ka sa corporate show? Yes, yes. Kasi magkano bayad doon? Mag-host ka? Yes, magkano? Yes. Kulang-kulang ka lahat yung million, babayaran ka? Oh, 250 nga, nagre-reklamo ka pa. Pag walang budget, 150. Pero bakit nga? Para kasing dito, ang una kong na-appreciate, na may value rito yung pag-iisip ko eh. Binavalue yung ano ang pananaw mo, ano ang recommendation mo, magkontrahan kayo, magsang-ayunan kayo, pero may value yung isip. Pinakikinggan ka. At kasi kung babalikan mo yung buhay ko, yung kinikwento ko sa inyo, walang hakbang doon na hindi ako nag-isip eh. Lagi ako nag-iisip. Hindi ako marunong, ihinto ako, malulungkot ako. Pag naglasing ako, hindi ako malungkot noon. Nagtitrip lang ako, gusto ko maging lasing. Pero yung kasi, mayroon akong gusto kalimutan. Ako po, Diyos ko, titaas, hindi ko gagawin. Sayang yung pera ko. Sayang yung oras ko. Oo, sayang yung oras ko. So dito, eh kasi sa show business, ito lang yung frustration ko, no? Hindi masyadong kailangan nyo kung ano eh. Hindi kailangan nyo masyado kung hindi ka kasama sa production. Mapapagkama lang ka pang asshole eh. I remember the first time na nag-taping ako. Kasi nga,
ang hindi ko nabanggit, yung mother side ko, ang negosyo noon, studio, cameras, lens, ano. Rental. So, nakakaintindi ako ng lente. Mm-hmm. Alam ko yung wide angle, alam ko numero niyan, alam ko yung alam ko pati sizes ng mga films because I grew up in the studio sa yung Arevalo studio. Mm-hmm. Nandoon pa sila Nida Blanca, yes, sila yes. Luis Gonzalez. Oo, at saka si mm-hmm. Pilita Corrales, mm-hmm. ang dami mga pictures nila doon. Mm-hmm. So, naiintindihan ko yung lente. Nung una ako nagtaping, tinanong ko yung ano, naka-wide ka ba? Oh, naka para silang nabuisit sa akin. Para nagdudunong-dunungan ka. Oo, eh, kasi uh-huh. alam ko kung saan ako ano, sabi mo sa naka-wide. Mm-hmm. Doon ako lalakad kung saan ang sakop noon. Eh, hindi naman, wala naman palang, bata-bata ako noon eh, I just kept on speaking my mind. Mm-hmm. Napapagkamalan akong buisit, katrabaho. Pakialamero. Oo. Mm-hmm. Na, eh, pero ito naman, mm-hmm. kung ako nagyayabang lang noon, sa course ng buhay ko, nagbago ko, hindi, ganun pa rin ako ngayon. Eh. Noong ano nga, noong huli ko nag-shoot, ng Mahjong Nights, syempre, kagaang ako na ng loob yung mga, production. Sabi ko, anong lente mo? Ano, naka-wide ako. Anong numero ng lente mo? O, sige. Wala na kami. Ano? Sige, hanggang dito ako. Yes! Oh. Eh, ang sarap, di ba? Ako, nagkakaintindihan kayo. Nagkakaintindihan kami kasi nagkaroon na ng respect eh. Mm-hmm. Nagkaroon na ng respect. Alam nila na hindi ako nagyayabang. I understand mm-hmm. what you're doing. Mm-hmm. And it will make your job easier kung mag-uusap na lang tayo sa numero. Like yung ano, ang isang hindi ko makakalimutan, si Bert De Leon. Ito, alam mo, yan ano rin ako dyan. Chow-chow din ako dyan. Idol ko yan eh. And then, napakabait naman. Napakabait at magaling. Yes. Magaling. At maganda taste. Minsan yan, tumawag sa akin kasi meron siyang isushoot na may orchestra. Hindi niya alam kung sino tatawagan niya na marunong magbasa ng orchestral score. Mm-hmm. Alam mo, ano, sa akin niya pinabasa yun. Sabi ko, eto na yan, direct. And yun, kaya hindi ko siya makalimutan kasi nirespeto niya yung isip ko eh na nakitaan niya ng value yung, si Arnel, value yan eh. Pero pakinggan mo yung sinasabi niya kasi may sense yung sinasabi niya. Mukha lang si Raulo yan. Pero may sense yung sasabihin niya, hindi nagyayabang yan, alam niya talaga yun. Mm-hmm. Like, nung concert ni Pop Fernandez sa, ano ba yun? Ano ba yun? Nasa Ultra? Ultra, di ba? Yes, Ultra. Ultra. Oh, sa Pasig. Yes. Meron, yung number ko doon, ano, choir with the orchestra. Sabi nung nagpa-first violin, si Benji, di ko makalimutan, sabi niya, ang galing ng, ang galing ng timing mo, ha? Sakto talaga lahat. Sabi ko, ako nagbabasa ako ng nota. Tumawa sila. They thought I was joking. Mm-hmm. But I can read ayaw notes. Ayaw ko seryosohin. So, yun ang isa sa ano. Masasabi kong bitin ako, frustrated ako sa show business. Kaya dito kasi, dito naman, walang ayusan dito eh. Yung isip mo ang kailangan dito. Coupled with kilos mo na guided by what you think. At yung iniisip mong yan, dumadaan din sa proseso. Masarap ba? Masarap. Mm-hmm. Kaya nakakapagod. Mas malit sahod. Grabe ko. Okay, sa tinagal-tagal mo na in this industry, is there any particular aspeto in your life na parang kung i-rewind ang buhay mo, anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? Mas bibigyan ko pa ng pangunawa ang daddy ko. I was very angry. And ako noon talaga, if I'm angry, I will fight back. Na mas dapat yun, inunawa ko yung kabilang side. Kaya ngayon, yun ang lagi ko pinapahid sa mga badig na nagagalit sa magulang nila. Ikaw, lagi kang merong lalapitan at may magsisimpatya sa'yo. Yung magulang mo, walang pagkikwentuhan yan. So, sinosolo niya yun. Next, with my wife. I should have loved her more. She's watching now, Franny. Ewan ko, hindi naman yata nanonood siya. Malay mo, di ba? Kaya marami nagtatanong sa akin, bakit ako hindi nagpapa-anal? Paano yung mga properties mo? Eh, siya naman din yung ano. Siya naman din ang mama ni Pai. Diba? Ang galing. Eh, sino pa ang... Alam mo, I didn't even know na hindi pa kayo anal. No. I never took a step. Never mo talagang... Binanggit ko na sa kanya, pero I find it unnecessary because I really have no plans of getting married. Talagay ko may natitira ka pang pagmamahal sa kanya. Hindi, mahal ko talaga siya. Oh, na, hindi ko lang alam kung ano yun. Pero ako yun. Nandun yung respeto mo pati para sa kanya. Marami ako nagawa na nasaktan siya. All together, including, kasi yung kasal kasi, 5 days lang naghiwalay na kayo. Before, bago kayo nagpakasal, gaano kayo katagal? Matagal. Actually, sabi years niya lagi, mali ako eh. Pero alam ko, 12 years kami magkasama eh. Oo. I'm not really very good dyan sa ano eh, counting. Hindi kaya nga, doon ako nagtaka, kung kailan kayo nagpakasal, 5 years after, naghiwalay kayo. Yun ang... ano nga,
5 days or 3 days lang yata. Hindi, kasi siguro nga, ano yun five eh. 5 days after. Ang mga mali noon, ang dami naming pinakikinggan. Na maraming nakikialam. Mali rin kami. Kasi maraming nagmamarunong. Kami rin kasi yung tanong ng tanong eh. Dapat, ano, eh. Dapat pagka-relasyon, huwag ka ng tanong ng tanong. Huwag ka ng konsulta ng konsulta. Just between you, the two of you eh. Yun, ang mga malalaki na yung pag-uulang. At saka kasi hindi ako sanay sa taong tahimik eh. Naiinis ako na hindi magsabi ng diretso. Pero kung naririnig mo kanina, di ba, pagka nag-uutos ako, tagal sumagot, nai-irritate ako eh. Kasi nga, lagi ako nagmamadali sa... Manginayang ka sa oras. Oo eh, nagmamadali ako ng... Lagi kung meron tayong kapareho na ugali. Ewan mo, kanina, di ba, sabi ko, tita, kasi meron tayong time na magkwentuhan. Yes. We will spend that time hanggang, tinuho, hanggang kaya, ano oras? 4. Di ba, pumanig ako ng 4? Yes. Oh, kasi binabalyo ko rin yung magkwentuhan tayo. Mm-hmm. Kaya si Richie, nung dumating niya, kwentuhan muna kami. At saka first time tayo nagkakwentuhan ng ganito katagal. Oo nga. Ay, masarap. Yes, di ba? Arnel, anong isang bagay na magpapaiyak sa'yo? Yung iyak, hindi masyadong masasaktan ako. Yung nalaman ko, ay hindi ka pala akin. Parang alam ko, solid tayo eh. Kasi hindi pala. Nasasaktan talaga ako ron. Yun, dinadamdam ko yun. Mapapaiyak ako nun. Alam mo kanina, medyo naputol yung portion na tatay mo tinawagan ka. Ang tatay mo ang tumawag sa'yo. Hindi mo na i-ano yun, explore nga, pa yung reconciliation mo with your parents, paano? Nasa Manila Manor ako, nagulat na lang ako, pagsagot ko ng phone, siya pala, nasabi ko lang, daddy, yun lang. And then, pumunta uli ako sa bahay nila, sa Project 8. After so, how so? Matagal yun, masang taon yun. Maraming taon. Ito kilala ka na. Hindi pa. Hindi pa? Ito yung ano eh, yung nanirahan nga ako sa Gapo. So, basta ano yun, hindi ko na lang ma-particular kung okay, yung specifics okay, ng taon. Mm-hmm. Pero it was a long time. Dahil, nung umalis naman ako, nung pinaalis ako, hindi na ako bumalik eh. Hindi naman ako tumira uli. Mm-hmm. Nagkaayos kami. Parang tinanggap ka nila. Lama silang choice eh. Oo. Hindi kasi nga, nung so, nakita, pero this time kasi, mas ano na sila, mas... Nung nakita nila na, parang okay naman pala siya. Yung pa pala ang isa, siguro yung magulang mo, kaya nagkakaganyan. Talaga aalala siya eh. Hindi niya, pagka ina-assess ka niya, malay ba niya kung ano mangyayari sa buhay mo, sa ginagawa mong ganyan. So, your parents get really, really worried. Mm-hmm. And hindi naman lahat ng parents maganda magpaliwanag. They're just being protective of you. And hindi lahat marunong magpaliwanag. Eh. Yes. Mag-express ng sarili nila that they care. Yung iba, bigla na nagagalit. Ako, ganun ako. So, si daddy, alam ko, pinuntahan ko siya sa kanila. Natatandaan ko noon, nakita ko noon na meron siyang sugat sa paa. Eh. Binigyan ko siya ng ointment. And then, wala nang drama. Wala nang issue, wala nang drama. Yeah. And tsaka, how about your mom? Eh, mom ko naman, generic yun eh. Okay, if your mom is watching now, anong mensahe mo sa kanya? Ano, alam kong birang-bira ang sinasabihan nito. And since the day that you became my mom and you became the wife of dad, alam ko, kulang na kulang ang sabihin ng I love you. Mahal ka namin. And we value you so much as our mother. Marami rin kasi pinagdaanan yun eh. Marami rin drama buhay mo eh. Okay, mensahe mo kay Franny? Gusto kong humingi ng tawad sa iyo sa araw-araw ko nare-realize yung pagkukulang ko noong magkasama tayo. Nare-realize ko na napaka-valuable mong tao sa akin. And ayoko namang mawala tayong lahat sa mundo ng... Hindi kayo magkaayos. Oo. Kung dumaayos kami, gusto ko lang masabi sa kanya na alam kong nare-realize ko yung mga pagkakamali ko. Yun. Na kung makakabawi ako, babawi ako. Pero I know, it's a little bit too late. Pero, it's never too late. Okay, your message to your daughter, si Sophia? Oh, my daughter. Alam mo, kay Sophia, there's not one day that passed that I can recall without me always worrying about you. Not because I don't trust you, but because I'm simply your dad. And I hope that one day I will come to terms that you're a grown-up woman already. Kasi, alam mo, if you're a father, you'll always look at your daughter as your baby and hindi mo uubos right. Yung ano eh. Totoo yun. Yeah, and lastly, ang isa lang pasasalamat ko sa iyo, Pai. You are the one and only, the singular entity, the person that taught me to be selfless. Ito yung reminder of the basic beauty of life. Being part of the natural order, naging tatay ako in spite of my disorder, tinuruan mo ako nung mabubuhay ka lang for others. Siya yun. And your message to everyone?
watching us now or watching you? Oh, let me share to you something. Since so many of us are going through very challenging times, at madalas akala mo, anong gagawin ko sa buhay ko? Anong, ganyan ako eh. Anong gagawin ko sa buhay ko? Paano na bukas? In my trips to the Middle East, isa ang natutunan ko na nakakakalma talaga whenever you say it. And lagi nilang sinasabi ito eh, Inshallah. It means God willing. Ba't ako doon naiyak? YouTube magdi-define eh, ng lahat ng kinikilos mo. Kung ang tingin mo dyan, kumalas mo, pag sinayin mo, Inshallah, this can only happen if Allah wills it. Then, nagkakaroon ng reason lahat. Kaya, ano yun eh, pagka yung may dinadaanan ka, it's a very comforting expression of the Muslims, Inshallah. Sa mga Christians naman, dahil kanina nga, binanggit ko pa, from, yun yung natutunan ko from my Muslim brothers. Sa Christians naman, ito yung gusto ko i-share sa inyo na sinulat ni City Studs. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Napakaganda. Bigla nagkakaroon ng ibig sabihin lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kung ano yung value na nangyayari, doon mo masusukat. Only what's done for Christ will last. Dahil isang buhay lang naman tayo. Yan talaga, memorya niyo yun. Ako lagi kong gustong sinasabi yan. Napakaganda. Let me thank my personal sponsors. Ever Belena, Hello Glow, Doc Rob's Chiropractic Wellness Clinic and Food Supplement, Mesa Tomas Morato, Quezon City, Lugawan Antonio and Quezon City, Erase Beauty Care, Richie's Kitchen by Richie A, Nesta Stile Salon for my hair and makeup, Gandang Rica Reyes, Chato Suga Jimenez, Ronald Arnaldo for my clothes, Studio Manila. And with that, alam mo, kulang itong oras natin. Sigurado magkakaroon tayo ng part 2. Ngayon pa lang, anak, I'm thanking you for sharing your life story sa akin, sa ating lahat, ang ating mga viewers. Kasi I think this is the very, very first time na binahagi mo ang buhay sa amin, sa lahat. Maraming diba? Detalye kung nakakwento. Diba? Oo, okay. Diba? Ako ay na-appreciate ko rin. Maraming salamat sa tiwala. Isa na namang bukas na aklat ng buhay mo ang binahagi natin sa kanila. And for this, thank you so much, anak. And I wish you well. Thank you. Marami kang natutulungan. Alam ko, mas marami kang natutulungan kaysa natutulungan sa pamilya mo. Kasi nade-deprive sila ng oras mo. But alam naman ng Diyos na marami kang napapasaya, natutulungan, and hindi ka naman niya pinababayaan. At muli mga kaibigan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon for showbiz updates. Hanggang susunod na Biyernes mga kaibigan, dito lamang po sa TicTALK with Aster Amoyo.